So ito guys, magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may C4 Bridge, in between ng Navotas River at ng Tulyahan River. Ayan na. So ngayon mag-update tayo ng Tulyahan River na rehabilitation or yung tuloy-tuloy sa pag-dredge nila. Okay, so papakita ko muna itong lugar guys ha. So ito po yung C4 Bridge. Pag dinerecho, papunta ito ng Radial Road 10 doon. Doon sa may papasok ng Navotas. At itong river naman, itong pa-straight ganon, ito po yung Navotas River na nagkoconnect dito sa Tulyahan River. Yan, ito yung Tulyahan River. Ayan, tapos may kita nyo doon guys, ito po yung C3 na malapit sa may construction ng NLEX Segment 10. Yan. So ngayon yung itong tinatayuan natin, ito po yung tulay na nagko-connect sa Navotas at saka Malabon. Ito naman yung kan guys, pumping station. So ito, itong pagdidiretso itong Tulyahan River nito kabayan, ay malaking tulong. Hindi lang dito sa pag-connect sa Manila Bay, ito kasi pag dinerecho yan, Manila Bay na yung labas. Ito naman, Navotas River. Pag dinerecho hanggang doon, papunta sa Maytansa. At nandun naman din yung Navotas Reclamation Area kung saan pinapaganda na rin yung lugar doon. No? Ayan. So ngayon, ipapakita ko ang dredging. Ito po yung merong kandito backhoe. Yan yung ginagawa nila ngayon. Okay. So ito, may mga basura pang naiwan dito. Na galing sa mga... Ito galing sa konto, Navotas River. Hindi siya naka-impact ngayon. So, pansin nyo, may kita nyo yung mga bangka dyan. Karamihan kasi ng mga hanap buhay nila ito ay manging isda. Dito nila pinapasok yung bangka, tapos didiretso sila dun sa may Navotas papuntang Manila Bay. Dun. So, ito nakikita nyo yung mga backhoe dyan, may excavator. Yan yung ginagamit nila ngayon para pang dredge. Okay. So ito guys, ito yung kanila stockyard. Ayan na. So ito yung mga backhoe nila. Tapos ito may mga ibang gamit. So ito kabayan, ito po yung project ng Conden, San Miguel Corporation, sa cooperation ng LGU at National Government. Ngayon, nag-extend sila ng 1 billion pesos para sa project na to, na kung saan ay nag-extend ng mahigit 11 kilometers. So ngayon, mahigit 27 kilometers na itong sakop ng Tulyahan River. No? So dalawang, tatlong city ang sakop nito. Navotas, Malabon, tsaka Valenzuela. Yan yung mga sakop nito. Ay, nakita nyo to, ito yung pag-dredge nila ngayon, yung mga burak na tinatanggal nila ngayon. Maraming mga backhoe. Yan. So mahaba itong Tulyahan River. Ang sakop nito... Yan na nga, mahigit 27 kilometers ang haba. Yan. So from Tinajeros Bridge dito sa Malabon, nag-extend siya hanggang dun sa may Valenzuela. Kasi dahil na rin sa flood mitigation. Kasi itong area kasi flood prone area to. Kaya malaking tulong talaga ang pagdidiretso sila ng mga burak at saka pagpapapalis ng mga basura. Ngayon, yun talaga kami naka main purpose, no, para mawasan yung baha dito. Ayan. So ito nasa pantay at sakop ng barangay at Tanyong. Nasa parte na tayo ng Malabon City. Ito, nasa kabilang side tayo. Itong bridge naman, ito po yung C4 Bridge. C4 Bridge ulit. Yan. So malapit tayo sa Longos. Longos High School building dito. Ito naman yung Mandaragat Street. Yan. So dito wala pa siyang bako kabayan. So doon pa siya mismo malapit sa may Barangay Tanyong Street. Yan. So
Ayan, ito may mga, ito may nakalutang dito. Ang ilaman ito. Ah, para siyang pangkalakal. Yan, dito nakalagay. Yan. So, itong Tulian River, pag dinaretso dun sa may hanggang Manila Bay. Ito naman, itong Tulian to, pag dinaretso yan, papunta na yan sa may, kung pala, sa Valenzuela City. Yun yung next boundary niya. Yan, so, yung dredging ng San Miguel Corporation na galing doon sa Barangay Tanyong, dadaan dito yan hanggang dito, hanggang papunta sa may Nabotas. So doon pa lang sila ngayon kasi tinatapos pa nila yung pagdredge doon mismo malapit sa may Malabon, Barangay Tanyong. Yan. So pansin nyo dito kabay, maraming mga bridge na nagkukunik dito. Isa na tong C4, no? Pangalawang bridge na ito na pupunta natin. Ayan, yung isang tulay naman doon, yan po yung tulay na malapit sa Malabon City Hall. Yan. So ito guys, itong Tulian River na to, pag dinerecho pa yan, doon na yun sa may government, Governor A. Pascual Avenue. At nakakonect din yan sa Muzon River. Yan. So ito, maraming mga nakaroon pala dito. Nakatira mismo dito sa gilid ng river. Yan. So hindi nyo naman gaano katambak ng basura, no? Yan kasi ituloy-tuloy sa, yan siyempre yung mga barangay dito, naglilinis din sila dito yan. I-report nila pag natambakan ng mga basura. Kailangan hindi talaga may iwasan yung mga konting basura dito na yan, no? Mga takip ng Maggi, mga biskuit, no? So medyo kulay brown. So ito, nandito na tayo sa C4 Road ulit. Ito naman yung C4 Bridge ulit na malapit sa may Nabotas Centennial Park. Yan. So itong nakikita nyo sa harap, dito magsisimula yung dredging project ng San Miguel na yan. Yan. Ito po yung Centennial Park ko, kung saan ay sarado siya ngayon. At napapansin nyo yung tubig ngayon ay high tide. Oh, high tide yung tubig ngayon kasi tingnan nyo, malapit siya sa may bay area na natatamaan siya dyan. High tide yung tubig ngayon. Kaya yun yung parang tatabunan yung sa ilalim nito. Yan. So ito, nakita nyo yung mga parko dyan. Yan po ay galing sa dagat na kan, puro mga isda yan. Laman ng mga malalaking barko dyan. Kasi dyan merong Nabotas Market, no? Or dyan na binabagsak yung mga isda na kinukuha nila. Okay, so doon din galing kanina, malapit sa Tinajeros, sa may Malabon. So itong area, dito magsisimula yung dredging. Dito yan. Ito naman, ito na po yung Manila Bay. May kita nyo na maraming mga barko ay naka nandyan mismo sa dagat. Mahaba itong Tulian River dredging, 27 kilometers.